Hello guys, welcome back to my channel. It's Patricia Lee. Today I will give you a little tour in one of the historical place here in Hiroshima, but I'm sure not just in Hiroshima but in whole Japan. But before that, please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button for you to be notified in every new video I will upload. So guys, let's go. So guys, we will start here. Nito po tayo ngayon sa Hiroshima Peace Memorial Park. Ang statue na ito is parang nagsushow siya ng love ng isang mother na kahit anong mangyari, poprotektahan niya ang kanyang mga anak. So ayan ang una-una niyong makikita dito. And we'll go here. Kung nakikita niyo po, may fountain. So ayan, nandito tayo ngayon sa gitna ng Hiroshima. Ayan. And itong makikita nyo dito na building guys, ito po ay ang museum. Nandiyan po sa loob yung mga preserve na nakuhang gamit dati nung pinasabog ang lugar na ito. Nandiyan po yung mga videos and everything. Pero dahil sa coronavirus, nakasirado po siya at hindi po tayo makakapasok. Yan. Yan, napakaganda ng weather. So itong building na to guys, kaka-renovate lang nila para protection if every earthquake. And yung mga nasa loob din po, parang inayos nila, but hindi ko pa napapasok ulit yung bagong museum, kaya hindi ko pa alam kung anong mga changes. And anyway, dito sa park na to, nandito po si Pope Francis last year, November 24, 2019, and I was one of the volunteers to prepare ng location na to guys, and I feel so blessed kasi nagkakuha po ako na isa sa mga volunteers na sobrang daming nag-fill up, but I'm so lucky na napili tayo guys. So ayan. So kung hindi po kayo familiar sa history ng Hiroshima, please do searching kasi sobrang nakaka heart touching ang history ng Hiroshima guys. So please search the Hiroshima atomic bombing. May iyak kayo na sobrang maawa kayo sa mga tao dati kasi sobrang hirap ng mga pinagdaanan nila. And ngayon, ang park na ito, tinawag na Peace Memorial Park, representing peace. So, para maging peace ang buong earth, pinapatupad po ng bansang Hiroshima ang peace sa buong mundo, hindi lang dito sa Hiroshima, and hindi lang sa buong Japan. So dito po nag-alay ng prayer, candles, si Pope Francis nung pumunta po siya dito. Thank you.
So, nandito tayo guys sa Children's Peace Monument. Ito po yung mga ginagawa ng mga tao na Urizeru. So, ito po ang Urizeru Tower. Yan. And tignan nyo guys, yung hawakan ng bell. Urizeru. Diba? So, meron silang iba't ibang uri ng roses or bara in Japanese. So, ayan guys, yung mga year kung kailan sila binigay dito sa Japan and yung mga places kung saan sila galing. Wow! So, talagang inayos nila, inalagaan nila. So, we're here in Bell of Peace. So, dito po nakalagay. May English translation sila. Okay. Yan. Sobrang precious ng bell na ito. So, there's a notice here. Handle it with care, okay? So before we hit the bell guys, magpe-pray muna tayo ng peace. And obviously, wala tayong ibang hilingin kundi peace at sana matapos ng ating pinagdaan ngayon ng coronavirus. Ito yung peace clock. Ang river na ito is sobrang memorial din siya sa nangyaring atomic bomb noong 1945. Kasi yung mga tao guys, sobrang init kasi nung bomb, di ba? So lahat sila nagpuntahan sa river and dito po maraming mga nasawi dahil dito sila nabawian ng buhay yung iba. Tsaka dun sa kabilang river, tumawid lang tayo kanina. And dito tayo ngayon sa sobrang gandang bridge. So we're going there. So ito yung isa sa mga ruins nung pinasabog ang Hiroshima. Sobrang historic ng lugar na to. And every year August 6, meron pong event na nang ginagawa ang Hiroshima to pay tribute sa ating mga nasawi during that time. So ito guys, yung Hiroshima Peace Memorial, Genbaku Dome, World Heritage Site. Ito po yung itsura niya before the bombing. Yan siya dati guys. Okay.
And the hall after the bombing. Ito na po siya after the bombing. The first preservation project. Yan po. Aerial view from the west. Yan na siya guys. And ito na po yung itsura niya ngayon, present time. So ito po ang pinaka naging ruins na naging bombing noong 1945. And yung gaya ng sinabi ko kanina guys, itong river na to, every year, merong ginagawang Toro Nagashi or gumagawa sila ng peace lantern and pinapaalon po nila iyon dito sa river na to para represent din ng pagpipray sa mga nasawi dati and tribute na rin guys para sa mga nawala noong bombing. So there you have it guys. I hope you enjoy our day tour today. And please guys, keep spreading the love and peace anywhere you go. And please help everyone to pray na sana po matapos na ang ating pinagdadaanan ngayon na coronavirus. At para maibalik na rin ang dati nating normal na buhay. And guys, kung meron po kayong mga request na gusto nyong makita dito sa Hiroshima, please comment down below and I will try my best para po maipakita sa inyo and magawa po natin ang mga request niyo. So, thank you! And guys, please, please stay healthy and keep safe everyone. God bless you all. And once again, it's Patricia Lee. Please don't forget to give me a like and share my video guys. And please don't forget to watch my previous vlogs. Maraming salamat po. Please keep on supporting me. And thank you guys. God bless you all. See you again to my next video. Bye!